Bakit siya mamimigay? Apo lang ang pa. Hala ko eh. Hala? Diretso na. Paano yan? Thank you, camera yan. May camera? Bismillah. 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 Oh, bumilday mo ni Satan. Jin bismillah rahman rahim. Masa po kayo. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa mga kapatid na Muslim. Kapayapaan sa pagitan natin ng mga hindi pa naman po nag-Muslim. Alhamdulillah, ako po si Brother Muhammad, Patubong Batangas, Batangay niyo po ako. Ako po ay isang balig-Islam. At ngayon naman po ay nandito po ulit ako para mag-atid po ulit sa inyo ng konting pagpapaliwanag at ng mga libreng babasahin na aking pamimigay po sa inyo. Sa mga matatsaga po na makikinig, meron din po akong dalang libre mga ballpen para ipamigay ko po sa mga makikinig pa. Libre yan. Dangan nga lamang po at kakaunti na. So mamaya po natin ipamimigay ito. Inshallah. At sana po sa aking gagawin pagpapaliwanag kahit konti lamang po ay meron sa inyong pagtumbayan ng Allah at makaunawa sa ating po mga sasabihin, inshallah. Maya-maya po ng konti, mamimigay na po tayo ng mga libreng babasahin, inshallah. Akin lamang pong tinatawag ngayon yung pansin, pansamantala, sa kaunti pong pananalita, inshallah. Ito po ay tungkol po sa kahalagahan ng pananampalataya. Unang-una po, ako po ay nagbalik-Islam. Ibig sabihin po ng balik-Islam, kapag inyo pong narinig at tungkol sa balik-Islam, ang sinasabi ko, ibig sabihin nito ay bumabalik po sa dati po nating pananampalataya. Bumalik sa dati nating pananampalataya. Ibig sabihin, ang ating palang pananampalataya ng unang panahon ay Islam. Ang ibig kong sabihin ng Islam, ito ay Arabic na salita. Ang ibig sabihin ng Islam sa Tagalog ay pagsunod, pagsuko at pagtanima sa kalooban ng nag-iisang Diyos. Yung pagsunod, ibig sabihin ay tutuparin mo ang kalooban, ang mga kagustuhan, ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mong gawin sapagkat tayo ay nilikha lamang niya upang tayo ay sa kanya ay sumamba at maglingkod. Yan po ang kahulugan ng Islam. Pagpapasako, pagpapailalim sa mga kautusan ng Panginoon Diyos. Tayyip. So, ito po nga aking sinasabi sa inyong balik Islam, ibig sabihin ay nag-revert sa English. Bumalik sa dati nating pananampalataya na kung ating babalikan ang history o ang kasaysayan ng Pilipinas, dito po ay nauna po muna ang ating mga ninuno na mga dato. Patulad ni Dato Puti, Raja Sulaiman, at ang iba pang mga dato na namuhay sa Pilipinas bago dumating naman ang mga Kastila. So yan po ang katotohanan. Bago dumating ang mga mananakop na Kastila, ang ating mga ninuno, ang sinasamba na po nila ay ang ating nag-iisang Panginoon Diyos na siyang lumigha. Sa wikang Arabic, ang pangalan ng Diyos ay Allah. Ang ibig sabihin naman po ng Allah, ito sa Tagalog ay ang nag-iisang Diyos. Sa English, one God. Ngunit kinakailangan, kung tayo ay tatawag sa Diyos, kailangan yung proper name, yung tamang pangalan niya, ang ating bibigkasin. Gaya din naman po ako si Brother Muhammad at ako inyong makikita halimbawa sa palengke sa isang banda dito sa Naga na kilala niyo ko, tinawag niyo akong Pedro. Hindi ko po kayo lilingunin dahil ang pangalan ko pong ipinakilala sa inyo ay Muhammad. So kung tatawagin niyo ako ng Muhammad, sa pangalan ko, lilingun ako sa inyo. Paano na po kaya kung ang pagdarasal, hindi natin kilala ang ating tinatawagan o kaya mayroon tayong ibang tinatawagan bukos sa nagbigay sa atin ng buhay. So kailangan eksakto ang ating pong pagtawag sa Diyos. Unang-una, hindi po pababayaan ng Diyos ang tao, tayong lahat, na siya ay hindi magpakilala sa atin. Sasabihin niya kung sino siya, ano ang katangian niya, siya, ano ba ang mga ginawa ng Panginoon Diyos dito sa mundo at sa ating
kapaligiran sa ating pamumuhay. Ano pa ang kailangan niya at ano ang daang ating mga layunin. So yan po mga kapatid, ang isa lamang sa pasimula ng aking pananalita. So ang matyatsaga po na makikinig ay meron pong libre pong basahin at saka ballpen. Inshallah ito po ay pagkakalusin. Libre po lahat. Ang lahat po ng aking mahal pamimigay. Inshallah, dito po saan mong parte po ng Naga, sa labas mong po ng Naga, lahat po ng dinadala po at pinamimigay. Kung inyo pong mapapansin, ako po ay pumupunta rin po sa mga palengke, saan man lugar dito sa city, sa sentro, upang maghatid lamang po ng mga libreng babasahin. At wala po hinihingi ni anumang donasyon kailanman, hanggang sa ikamatay ko na po mga kababayan, mga kapatid. Hindi ako manghihingi ng donasyon o bayad sa mga pinamibigay kong aklat. Wala akong hinihingi kapalit yan. Hindi po hihingi sa inyo ng pabor na kapag kayo ay binigyan ko ng babasahin, ay mag-Muslim ka, sumama ka sa akin. Hindi po ganyan ang Islam. Wala pong nananawagan na ganyan. Wala pong pilitan sa pananampalatayang Islam. Ang sa akin lamang po, ako po ay tagapagbigay. Ang Diyos po ang nagbibigay, ang Panginoong lumikha sa atin ng Allah. Ako naman po ay tagapaghatid. Ganyan din po ang aking nais na gawin sa aking pamumuhay habang nandito pa po ka sa lupa. At kayo naman po ay magiging saksi sa akin sa kabilang buhay na ako ay nagpahayag sa inyo at nagsalita. Inshallah. So ano po ba ang kahalagahan ng pananampalataya? Mapapansin natin sa panahon na ngayon, ang pananampalataya po ay nawawala na. Bakit nawawala? Sapagkat ang nauuna sa atin ay ang pamumuhay na lamang sa mundo. Hindi natin napapansin, lumilipas ang oras, ang araw. Wala tayo sa ating ikinabubuhay na dapat na pananampalataya. Ano po ba yun? Naliligaw na po ang karamihan sa mga tao pagdating po sa pananampalataya. At mas malami po ang oras na ginugugol ng marami tungkol sa mga makamundong bagay kaysa sa pananampalataya. Nawala na po sa kaisipan, sa ating naisipan, sa ating damdamin, ang tungkol sa kabilang buhay naman. Hindi po tayo magtatagal dito sa lupa. Tandaan po natin yan. Hindi po tayo residente ng mundo. Hindi po tayo residente, hindi po tayo citizen ng Earth. Hindi po tayo citizen ng Earth. Sa kabilang buhay, ngunit dalawang buhay o dalawang lugar ang ating patutunguhan doon. Doon ay meron pong citizenship, ngunit dalawang citizenship, hindi isa lang, dalawa. Citizen ka ba ng impyerno o citizen ka ba ng paraiso? So, ito po ay kailangan alamin natin ano ba ang mga bagay na makapag-iiwas sa atin upang tayo'y manirahan sa apoy at ano naman ang mga bagay na maghahatid sa atin sa masarap na buhay doon sa kabilang buhay sa paraiso. Akin po ipahatid sa inyo na minsan po'y mayroon isang driver na aking kinausap at ako'y nakipagkilala sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, brother, nagtanong po siya kasi kung saan yung isang lugar na may paghahatidan niya ng bagahe. So itinuro ko kayo ba yan? Ang sabi ko sa kanya, okay, dito ang lugar, ito ang may-ari, dito mapuntahan. Tinanong ko si brother, dahil ikaw ay nagtanong din naman sa akin, brother, gusto mo ba pagkatapos ikaw mamatay, ikaw ba ay driver pa rin sa kabilang buhay? Natural, sabi ni brother sa akin, siyempre, gusto ko masarap na buhay naman dun. Maraming halimbawa po sa atin, gusto ba natin na tayo sa kabilang buhay? Ay kung ano kalagayan pa rin natin ngayon dito, tayo ay nagkakasakit, sinisipon, inuubo, sumasakit ang tiyan, sumasakit ang ulo, konsumisyon, problema. Tapos pagdating sa kabilang buhay, pahihirapan pa rin tayo doon. Of course, gusto naman natin yung masarap na buhay sa kabilang buhay, paano natin makukuha yun? Ito ang kahalagahan ng pananampalataya. Sana ay ating malaman ano ba yung mga pamamaraan na gusto natin na dapat natin gawin upang makuha natin ang ating kaligayahang hinahangad pagkatapos nating mamatay. Yan po ang kailangan nating malaman. Kapag tayo ay bibili ng cellphone, inuusisa natin mabuti kung ano ba itong cellphone na ito. Ito ba'y nabuksan na? Ito ba'y na-repair na? Bago ba ang battery? Fake ba ang battery nito? Kulang na ba ang screw? Gumagana ba ang camera? Ang dami nating inuusisa sa pagbili pa lamang ng cellphone. Napakagaling po natin sa pagbili ng cellphone. Hindi po naman yung isang tao may daladalang pera pupunta doon sa bilihan ng cellphone at pagkatapos yung pagdating niya doon, akin na yung cellphone mo, ito 500 na nabawa, aalis na siya. Hindi. Uusisain niyang mabuti kung yung kanyang binibili ay tunay, hindi peke, o na-repair na, o may kulang, o may kailangan bang
idagdag o kaya ito ba ay nagamit na o gumagana pa. Pagdating po sa pananampalataya, kaya sinabi ko po kanina na lubos na nating nakakalimutan ang paghahanda para sa kabilang buhay. Dahil sa mga makamundong buhay na pangangailangan lamang tayo nagpo-focus ng ating atensyon at ating panahon. Pangalawa na lamang po ang pananampalataya. At ang hindi nga lang po pangalawa, minsan po'y nawawala na po ang pananampalataya. Bakit? Dahil sa panahon kong ito, sinabi na ng Propeta Muhammad, sumakanya lang ang kapayapaan ng pagpupalan ng Allah, noong panahon niya, 1,400 mahigit ng taon na nakalipas, sinabi niya sa panahon ito, darating ang panahon na ang buhay ng isang tao, na ang pagdanak ng dugo, ang buhay ng isang tao ay napakagaan na lamang patayin. Dadanap, lalaganap ang pagpapatayan. Ito po ay nakikita natin ngayon. Yan po yung sinabi ng propeta, ang huling sugo ng Allah, ng ating Panginoon Diyos, na darating ang panahon na yan na magiging laganap ang patayan. Totoo po ba yun? Totoo. Nakikita natin yan. Kabi-kabila na lamang, mababalita na namin, na lamang natin, pinatay si ganoon, pinatay si ganito. At hindi lamang po, basta lamang pinapatay, kundi mayroong bata pang nadadamay sa patayang ito. 6 na taon, 2 taon, sanggol, at walang pinipiling edad ang pagpatay, ang kasamaan, ang paglaganap ng kasamaan sa ating paligid ngayon. Napakarami po na nangyayari at tayo ay bukas na bukas sa ating paningin, kitang-kita natin ang nangyayari sa ating kapaligiran. Paano po ngayon natin malulunasan yan? Ito ang ibig kong ihatid sa inyo. Ang kahalagahan ng pananampalataya. Kapag po ang buhay ang pananampalataya na isang tao, nagkakaroon siya ng takot sa Diyos, natatakot siyang gumawa ng kasamaan, natatakot siyang sumuway, natatakot siyang manakit sa kanyang kapwa, buhay ang pananampalataya ng taong iyon. Ngunit, kinakailangan alam din naman natin ano ba yung mga palatandaan ng tunay na pananampalataya na dapat natin sundin. Dahil sa katotohanan, mapakarami pong relihiyon, napakarami pong pananampalataya na kalagtad din sa atin. Kailangan magbigay din tayo ng mga palatandaan ng mga panuntunan. Tama ba yun? O mali ba ito? Ano ba yung tamang relihiyon o pananampalataya na dapat natin gawin? Kinakailangan meron tayong pasihan. Kung yung ba'y tama o hindi, ako po.